to our last day of our second Negros Island Regional Prayer Gathering. Can we clap our hands to the Lord? It's our last day today. And we have been on a shaping God's glory with our foundational praise at the Guzman. Can we clap our hands to the Lord? Thank you. Ginagamit ng IMP sa Manila, double ng size, no? But this month, okay, yesterday I was talking about the family. I'm sorry na hindi ko natapos kasi part 1 lang yun kasi hindi natin na-squeeze lahat yung ano, no? Yung lahat ng topics. I took only yung goal ng father because that's the one that I saw to be very, very fitting for our need. But ang laki ng goal ng mother, okay, what's out for part 2, okay? Okay, so we have here, I brought here a map of the Philippines. Things. Okay, we'll always remember the messages of Bishop God, the message of IIB. Those will ascend the hill of the Lord and will stand in that holy place. Ano sabi sa verse 4 ng Psalm 24? He who has clean hands, pure heart. Sabi natin, clean hands, pure heart. Raise your right hand and put your left hand on your heart. And say, he who has clean hands and a pure heart, who does not give up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. Sabi ko, bakit kaya? Kasi mas malaki yung content ng water, okay? So all of us is made of water, actually. Tama ba? So in other words, may covenant ang God doon sa buong creation. And I wanted to expound on this because kasi yung hail, yung hail, yung maliliit na, ito eh, mga durug-durug na yelo, nagkaroon ng mistake dito, is simply impossible naturally. And he said this, I believe that this miracle saved the lives of many people from Israel. If the defense system had failed to intercept a number of cruise missiles, the result would have dragged us into a very complex campaign. Grabe yung mga computers nila. Supercomputers. And yan sabi niya, with my calculations, it could have been a disaster. Okay? And sabi niya, God is the only reason why we were saved. Amen? Talpakan natin ang Lord. Now this is one person, a scientist, who would bow down to God and say, ikaw lang may gawa nito, hindi namin ito kaya. God wants this nation to be a prosperous nation. And when we become a prosperous nation, we will go to the rest of the world, we will become missionaries, and tell the world this is how the God of Abraham, Isaac, and Jacob operates in the Middle East. Amen. Napalapakan natin ang Lord. Okay. Now in John chapter 38, Job was so baffled about what's happening in his life. And marami siyang struggle, namatay mga anak niya, nawala yung business niya, nag-suffer siya so much, kinu-question na niya yung kanyang Christianity to the point na sabi niya, curse the day that I was born. Mga ganun. Huwag kayong magsasalita ng mga salitang patapos, ha? At pakamam niya, gawin ng Lord, totoo yun. Yung sabihin mo, pulling from his Catholic means, by the breath of God, ice is given, and the frozen waters are frozen mass. He loves a deep cloud with moisture, water to earth, and the clouds scatter the kasi, parang ganito, no? Magpapadala ng missile, no? Pagdating ng boundary, malalaman niya ng iron dome, magpapadala ng missile, pasasabugin niya bago pumasok sa teritoryo ng Israel. Okay? Sabi niya dito, he continued, the likelihood that everything works out just as it be does not exist in a complex system like the defense system that we're operating. Napaka-complex na defense system, and it's the first time that Israel is going to use it. Sabi niya, napaka-complex, no? Sabi niya, they have never, even beyond the state of Israel, been tried in a real time, and I took a pencil and dug into calculations to check the likelihood that such a result would materialize. Scientist siya eh. Whether for correction for his land and for love
He causes it to happen. When something is happening in this world, God has a purpose. Hello? Are you here? Okay. Verse 13, God's word verse is up there. Whether for discipline or for good of the earth, out of mercy, He makes the storm appear. Hello? Storm. Water na naman. Do you see the correlation? You see, mayaman ang Lord sa water. Ang mga Roman army in Israel, okay, 1 year, hindi nag-survive ang isang bakit. Meron silang balon, meron silang store sa water. Pag pumunta kayo sa Masada, makita yung bundok, okay, ay kinap nila ito, ano, parang brain ng hair, para makukuha nila lahat ng yung rain, pupunta doon sa, ano, pupunta doon sa balon. Natural na ginawa ng God. Dito naman sa Pilipinas, konti lang ang balon natin, marami naman tayong storm. Sa kanila, konti lang yung storm nila, pero marami silang balon, okay? So, sabi ko nga, Lord, grabe ka talaga. Pinag-uusapan dito, tubig na naman. I want you to know this. Sabi dito, for a rod or for a curse, for mercy causing it to come on the mark. God is making a mark. Sabi lang, mark. Pinamarkahan ng God, ha? So, pagka mayroong crisis sa buhay mo, you will have to always go, Lord, what is the purpose of this crisis? And God wants you to be at a stable ground. Okay, whenever there is, He causes it to come with a correction, okay, as a rod, sabi din sa King James Version, as a whip, whether it is for punishment, whether it is for rod for punishment, or His loving kindness. During the Hayan, sabi ko, Lord, sabi ko, today's begun, and it caused the dog to know its place, that it might take hold of the ends of the earth, and the wicked be shaken out of it. It's very interesting. Do you comprehend the nature of the light and the darkness? Where is the way to the dwelling of light, the darkness? What is its place? That you may take into its territory, that you may know the path of its home. Do you know it because you were born then, or because the number of your days is great? I was doing this study, and in verse 23 says this, have you entered the treasury of the snow, frozen water? Sabi niyo dito, have you seen the treasury of hail? Pagka masyado nang compacted yung snow, nagiging matigas parang bato, hail yun. Okay? Which I reserve for the time of trouble, for the day of battle and war, but what way is like the deuce or the issue is covered? The word treasury here is the word Hebrew word osaro. I just want you to make note of this. Hail o yung mga snow na. Okay. So I was saying that the word is osaro. Okay? Oops, no, wala. Okay, flash again. Wala. Destiny will fulfill and then we should not be afraid of any nation is going to do aggression in the Philippines. Palapakan natin ang Lord. Ang sabi niya, okay, sabi ng God, yung daw enemy ay isi-shake niya, okay, like a mountain, like tablecloth. Paglalaban ng map dito. And he is going to do, we're going to be prophetic up here. I would need 10 pastors who would come here later on. Para i-shake natin itong bansang Pilipinas ng lahat ng mga undesirable aliens na gumagawa ng kalokohan dito sa bansang Pilipinas. Si-shake out na natin ito. Pasi-shake out na natin. Pa-uuwiin na natin. Okay? Lahat ng mga senador na nagpirma doon sa pagkakabuo ng BOGO, okay? Ito, lumabas na sa newspaper kasi nag-sign na si Bishop Dan, okay? Doon sa Sambayan proposal, and you're going to see it in Rockwell and sa Inquirer. Kahapon lumabas na, kasama IMP pumirma, okay? Let's cut out
everything against gambling in the Philippines. Ito pa pala pangalan natin ng Lord. May pasipusok tayo. Presenting IOP. We're going to make sure, okay, that this nation will not rely on money. Okay? We will rely on God. Tama ba? Okay. Cause them to flee. Ano? Suddenly, nag-uuwian ang mga Chinese. Expose natin ito. Amen ba? Hindi natin kailangan ng pera ng China. Ang Pilipinas ay mayaman sa maraming bagay. Hindi natin kailangan ng pera ng China. Okay? This idea is very poetic because the wicked are engaged in various acts of iniquity under the cover of light. Yung mga politiko, they're doing it. And I tell you this, kung anak ng Diyos, ito, I'm talking about businessmen dito. Any businessman here na gumawa ng mga kontrata sa gobyerno o gumawa kayo ng mga kontrata, okay, with other businessmen na hindi righteous, ididil ka ni God. Eh, di ba? Tuturuan natin ang mga anak natin, ang generation nito, na gumawa ng tama at patuwid na. Tama ba? Kaya ng mga anak nating mag-aaral, nakita ko lang sa akin ako. 4 years old, nakakabasa, binili ng newspaper. Hello? Iba yung ginagawa ng God ngayon. Delight of the morning, still Saturday, apagod ng day 3-4 lang to the apprehension of being detected. Magdi-declare tayo ngayon. Pag pinagpak natin itong mapang ito, okay? I-expose natin, mababasa natin sa newspaper ang lahat ng prophetic act na ginagawa natin ngayon. Hindi ba? It's very important. Now, the God is represented as a watchman. Hello? The God is a watchman. Nanonood siya. Pero yung anak ng Diyos, natutulog. Yung God kisig na. Okay? Pero yung anak ng Diyos, tutulog pa. Hello? So of course, di naman lahat magigising. Pero kaya nga, magawa tayo ng ano, ng way kung paano natin, okay, itong family sa district ito, mag-pray 3 to 4. Ito, 4 to 5, pwede nyo gawin 3:30, 3 to 3:30. Basta importante na nababantay, di ba? Okay, why? Kasi hindi mo na nalalaman kung nasan yung mga Chinese na. Don't get me wrong, mahal natin yung mga Chinese. Yung spirit na lang ang nilalabanan natin, di ba? Ilan dito ang may mga dugo ng Chinese? Nasa kamay. Meron pa kamag-anak? I tell you this, the Lord loves the Chinese. Tama ba? But the thing is this, pagdating ng righteousness, walang Chinese, walang Amerikano, walang Filipino. Mali ka dyan. Mahal ka namin, pero pag-uul. Sorry. Gusto ko ilista natin ang mga bagay na ayaw na natin sa Pilipinas. Ayaw na namin ng dayahan. Ayaw na namin ng isang eleksyon na nadadaya. Ayaw na namin ng mga leaders na hindi pinoprotektahan ang karapatan ng mga Pilipino. Ayaw na namin ng mga leaders na nababayaran. Ayaw na namin ng mga leaders na hindi mahal ang bansang Pilipinas. Ayaw namin ng mga businessman na binibenta ang bansang Pilipinas. Ayaw namin ng mga Pilipinong binibenta ang property sa bansang Pilipinas. Ayaw namin ng mga Pilipinong gustong mag-shortcut sa lahat ng bagay. Ayaw namin ng mga Pilipinong sinungaling. Ayaw namin ng mga Pilipinong hindi susunod sa batas. Ayaw namin ng mga tatay na hindi inaalagaan ng kanilang mga anak at nagiging irresponsible ang mga anak. Ayaw namin ang mga polis na hindi pinoprotect ang bansang Pilipinas. Ayaw namin ang army na hindi pinoprotect ang karapatan ng mga Pilipino. Ayaw namin ng mga senador at congressman na nakukurap. Ayaw namin maghalaw ng isang presidente na hindi patuwid sa kanyang pamamaraan. Eh, di ba? Ilagay ninyo lahat yan sa papel na yan ang mga ayaw natin. Sulat ninyo. Ngayon, sulat na natin. Ano ang mga bagay na ayaw natin sa Pilipinas? At maduwin ang gustong mangyari. So sa oras na ito, Lord,
Pinipilas namin ang papel na ito at sasabihin namin hindi ito gusto namin. Ayaw namin ito sa aming bansa. Pwede ninyong pilasin ang papel na yan. Pilasin maliliit na piraso. Salamat sa pangako mo na mayroon kang gagawing revival sa bansang Pilipinas. Salamat sapagkat sa signing ng Smita, in 7 years, iba ng Pilipinas. Sa oras na ito, Panginoon, ang mga papel na ito ay nagpapahayag ng lahat ng bagay na ayaw namin sa Pilipinas. Mahal namin ang bansa, pero ayaw namin ang lahat ng mga kaparaanan ng mga Pilipino na pagsushortcut. Ayaw namin ng mga Pilipino na babayaran. Ayaw namin ng mga government agency na nakaka-i-issue ng mga fake mga certificates. Sa oras na ito, nagawa tayo ng prophetic act. Katulad ng nabasa natin, okay? Wala nang nagtatago ang mga korab dito sa Pilipinas. At lahat ng mga foreigners na naging instrumento upang ang bansang ito ay makurab, okay, palalayasin namin. At lahat ng politikong nag-participate, palalayasin namin. Hindi ba? Lahat tayo nasa ng mga kamay. Sapagkat ang mga pastor, parang maraming mga bagay na nandiyan at gusto niyong maalisin, paano niyo at paano gagawin niyo? Pagpunta dito kung sa akin. Sinishake
sinisave namin ang lahat ng mga negosyante, hindi nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Sinisave namin ang mga negosyante, foreigner na nag-i-stay dito ang muna, hindi matuwid sa pamamaraan, ini-exploit ang mga Pilipino. Pinauuwi namin sa China ang lahat ng mga negosyante na lolo sa Pilipinas. Let us pray. Lord, maraming salamat sapagkat Ikaw ang may pamamaraan, Lord, upang ang bansang ito ay iligtas mo. Maraming salamat sa ginagawa mo ngayon, Lord, para na-release kami ngayon, meron nangyari in the Spirit na nakalaya ang Pilipinas. Gagawin po namin ito pagpunta ng mga pastor sa lahat ng mga syudad ng NIR, Lord. Pagpunta sa mga lugar nito, dadalhin ang same map, ibibigay ang the same mensahe ni Bishop Dan, the same mensahe, Panginoon, na dapat ang mga syudad ay ginising na upang iwag-wag na ang lahat ng mga ginagawa ng kaaway sa aming bansa, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Binibigay po namin sa iyo, papuri, isang araw, ang buong Negros ay isang united NIR, Panginoon, at lahat ng church ay magiging isa na lamang sa panalangin. In Jesus' name we pray. Maalamanta.